morning! What's up mga amigo? For today's video, naghahanda tayo ngayon na dahil tayo ngayon ay medyo mag-unwind, mag-relax. So ayan, nakagano natin yung ating mga upuan, ating mga table, yung mga paraphernalia natin. So going north kami ngayon sama ng mga pamilya at mga kaibigan, mga close friends. So kaya naghahanda tayo ngayon. So ito mga ikakalga natin ito at yung mga damit natin sa taas. Ayan. So hindi ko muna tinanggal ito dahil sasakay dito yung ating mga kaibigan. So stay tuned lang kayo sa ating YouTube channel. Then huwag natin kalimutan mag-subscribe. Tapos hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload namin video. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-like and share. See you. Ito na mga amigo, biyahe na tayo papunta doon sa location kung saan kami mag-a-unwind sa Lubao, Pampanga. So, meron kami doon na pabook na lugar na maganda, mga maganda doon sa mga review, yung Casa Tres Villa. Located ito doon nga sa Lubao, Pampanga. Sa itong private resort, may sariling pool, may mga kwarto. So tingnan natin, samahan nyo kami sa aming pagbiyahe papunta ng Lubao. So, daan muna tayo dito sa may Shell, sa may Tabang. Daan na lang namin, isa namin kasama. Ayan na, nasa harapan na natin. Matagal na namin plano itong lakad na ito, pero ngayon lang natuloy. Kaya samahan nyo kami sa aming pagbiyahe papunta sa Lubao, Pampanga. Dito tayo sa San Fernando, Pampanga. So, going to Lubao na tayo. Pag-exit nyo ng toll gate ng San Fernando, pakanan po, papuntang Lubao. Mga amigo, malapit na tayo dun sa ating destination. Pandi pala tayo, pandi.
200 meters na lang. So dito tayo magka-camp ngayon sa lugar na ito. Dito tayo to sa May Lubao, Pampanga. So, ganda yung spot, may bakod. Kasi sa kabila ay bakanting lote. No, mapuno ayan. Ganda yung lugar. So nandito. Dito tayo magse-set up mamaya ng ating chair. Papahinga lang tayo ng konti. Dito sa mga amigo. So medyo malamig ang panahon dito. Ayan. So pahinga lang tayo mga amigo. And then mamaya natin tayo mag-set up dito. Tayo magpapalipas ng gabi.
Puro ulam na ako ngayon. Maniniwala ba ako doon? Paniwalaan mo, brother. Sabi nga niya, kahit konting pag-asa, bibigyan mo. Ano, kahit yung magkaroon ka malito pa na parata, kasi sila ka na buti ng mustasa. Buti ng mustasa, paniniwalaan mo. So, ito yung aming dinner. Ito yung aming dinner ngayong gabi. Amigo, napakahusay ng cook. Pero shy type siya eh. Ano siya eh. Camera siya, may camera siya siya kaya hindi namin. Kapatid ka mo yun ni Carlos. Boy, ni Boy Logo. Boy Logo. Siya po si Boy Logo. Pero ganda-ganda ng pagkakalang, maganda pala yun. Dati mga amigo, ano tayo? Motovlogger. Rides ng motor. Pero mas maganda pala yung ano, maganda itong pagka-camping with the four wheels. Kasi ano, nakaka-enjoy mag-motor. Talaga namang totoo yun. You know, andun din yung enjoyment. Ang motor ko dati, ang gamit ko, yung NMAX ko, si, ang pangalan nun, si Big Boss. Tapos yung aking Domina 400, ang pangalan niya, si Arriba din. Then, kasi yan, nagbabiyahe rin ako sa motor. Oo, nakaka-enjoy, nakaka-relax, pero pag uwi mo, nandun pa rin yung pagod kasi two wheels pa rin yun eh. Lahat pa rin ng tagtag ng pagmamaneho mo ng motor, nandun pa rin. Pero nakaka-enjoy mag-motor. Unlike dito sa camper van, ito naman yun na pwede natin isama yung ating family. Actually, andyan yung family ko, nandun lang, nagsiswimming sila, nandun sila sa pool. So, yung mga kasama yung aming mga kaibigan. So, ako nandito. Dito tayo sa van life tayo. Mga camping. Sarap pala. Masarap ang pakiramdam na na-enjoy natin. So, yun yung dahilan. Kaya yung pero yung mga motor ko, binenta ko na lahat. Katulad ng Dominar ko. Brand new ito na bilhin. 1 year lang sa akin, binenta ko. Yung aming, aking NMAX naman, may click pa ako dati. So, yung click ko, 3 years lang. Parang 3,000 lang na binenta ko rin. Ganun din yung NMAX. Nakaka-relax habang nasa biyahe ka, nag-enjoy ka. Pero yung pag-uwi mo, nandun pa rin yung... sa para sa akin to, ah. Nandun pa rin yung pagod. Pagod pa rin. Unlike nang nandito ka, naka-aircon. Pag 4 wheels ka, dala mo itong van. 4 wheels ka. O, pag-uwi mo. Pag-uwi mo sa bahay, ando pa rin. Pagod na dahil bumiyay ka, pero yung sabihin mo yung sa katawan, ano pa rin. Hindi naman tayo mabata na. So, kaya, mas feel ko, o mas nag-i-enjoy ako ngayon dito sa aking, sa ano, pagba-van life, pagka-camping, okay ito. Sarap, masarap ang masarap yung pakiramdam. Dahil hindi ko rin naman, hindi rin simula nun. Hindi na rin ako nagmomotor eh, bihira na rin. No. Kesa masira siya dahil nakatulog garahe lang. Ah, makikita niyo naman sa ano eh, sa mga past video ko. Ano yung motor? Ano lang, nakagarahe lang. Minsan pinahihiram ko na lang para magamit eh. Para maibigay. Kaya, abangan nyo yung mga susunod na mga video. Ayan, simula na ito. Yung mga pagbiyahe natin. Kaya sa dumating yung time, baka makasabay ko rin kayo sa pagka-camping. May aso. Buto yung video. Kasi mayroong aso doon. Kaya alam nyo naman na kami ay dog lover. Talaga ang pagbaban light, pagka-camping, talagang nakaka-relax. So, pwede nyo pong i-try, mga amigo. Ngayon sa susunod na makita nyo, itong ating ito. Ayan na yan. Gusto ko DIY. Pati yung awning ko, nagagawin DIY din. Wow!
Papakita ko sa iyo paano ko gagawin yung awning na ilalagay natin dito kay Rex, saka doon kay Tuktok. Minsan si Tuktok ang gagamitin ko na sa mga biyahe, sa mga pagka-camping. Eh dati, ano nga, motor lang gamit ko. Ngayon, ano nga.